Part 2. Pagkatapos noon ay hindi na ako nagtagal dahil kailangan ko nang umuwi at marami pa akong gagawing project sa school. Dahil nasa loob ng subdivision ang bahay nila, ay maglalakad pa ako palabas. Noong una ay nagpupumilit pa siyang doon na lang ako magpalipas ng gabi. Pero tumanggi ako. Hindi rin daw niya ako maihahatid sa labas dahil wala ang sasakyan sa kanila at dala ito ng mga magulang niya na bumisita sa kanyang lola sa kabilang subdivision. Sabi niya ay tatawag lang daw siya ng mga security guard sa labas para magpapasok ng kahit tricycle man lang sa loob para sunduin ako. Pero hindi pa rin ako nagpapigil. Sinabi ko na lang din sa kanya na kailangan ko muna magliwaliw kaya gusto ko maglakad muna papalabas. Sa huli ay sumuko na lang din siya at hinayaan ako. Marami-rami rin ang napag-usapan namin ni Sheila na kahit papaano ay nagpagaan ang loob ko. Noong una ay nagsuhestyon siya sa akin na sasabihin ko raw sa ama ng dinadala ko na buntis ako't siya ang ama. Ang kaso natatakot akong itanggi niya itong dinadala ko at itaboy kami. May posibilidad iyon dahil hindi ko naman kilala ang lalaking iyon at baka marami nang dumaang babae sa kanya at isa na ako doon. Pagkatapos ay kalilimutan niya na. Ayoko namang mapahiya at saka sa mukha ko lamang siya nakilala kaya sinabi na lang niya na huwag na ako mag-alala dahil tutulungan niya ako. Ano pa't magkaibigan kami at baka rumultuhin pa siya ni nani once na pabayaan niya ako. Ang loko, nagawa pang magbiro. Napahinto na lamang ako sa paglalakad nang may marinig na boses ng lalaki nagsusumamo sa kung kanino. Pumasok ako sa isang private property para sundan lamang ang hinaing na iyon. Umakyat ako sa sira at lumang gusali. Habang tumatagal ay nagiging klaro sa aking pandinig ang sinasabi nito. Nagmamakaawa ako, may sarili akong pamilya. Buong pagsusumamo ng mama. Pamilya? Noong una bago matanggapin ng offer sa iyo na maging mata sa mga transaksyon at mamamalakad ng kumpanya, naisip mo ba sila? Naisip mo ba na may posibilidad na mapahamak din sila? Pagsabat ng isa, base sa boses ay bata pa ito. Anong ibig mong sabihin? Pakiusap ako na lang, huwag mo na silang idamay. Ako nagkasala sa iyo't hindi sila. Pakiusap! Pag-iyak niya, halos masira na rin ang boses niya dahil sa pagsusumamo, sa paulit-ulit na pag-iyak at pakiusap. Sumilip ako sa gilid ng malaking sirang bintana. At doon nakita ko mga matang lalaking nakasuot na itim na suit. Pinapalibutan ng tatlong lalaki. Ang dalawang lalaki sa gitna kung saan ang isang lalaki nakaluhod sa matangkad na lalaking nakatayo rito. Napahawak na lamang ako sa aking bibig nang makita ang baril na pinaglalaroan nito sa kanyang kaliwang kamay habang nakaharap sa nakaluhod na matanda. I warned you before, but you still dare to fool me. Alam mo ba kung ilang bilyones ang nasayang sa ginawa mo? Pagingit-ngit niya. Babayaran ko yun! Babayaran ko yun! Pakiusap lang! Huwag mo nang idamay yung pamilya ko! Ang project na nawala ay kulang pang kabayaran sa buhay mo at sa buhay ng pamilya mo. Alam mo ba yun? Yumukod siya rito at idinampi ang bunganga ng baril sa pisngi ng kawawang matanda. Ako na lang ang patayin mo. Kunin mo na rin ang mga kayamanan ko. Basta wag mo lang sasaktan ang pamilya ko. Halos kumirot na rin ang dibdib ko para sa kawawang matanda. Napahawak na rin ako sa harap ng aking dibdib dahil sa kaba at takot. Kahit nanginginig ang mga kamay ay sinubukan kong tawagan si Sheila. Nagri-ring lamang ang cellphone nito. Sagutin mo, Sheila. Ngunit natigilan lamang ako nang biglang tumawang napakalakas sa matangkad na lalaki. Sa muling pagkakataon ay sumilip ang nakaraan sa alaala ko. Iyong tawang iyon. Ang tawang iyon ang kinamumihian ko sa lahat.
Paano niya nagagawang tumawa ng ganoon kalakas pagkatapos niyang patayin ang mga magulang ko? Sino bang may sabi sa yung hindi kita papatayin? Kumabog ng napakabilis ang puso ko nang itutok niya ang baril sa ulo ng mama. Gusto kong makatulong. Gusto kong tulungan ang mama. Ngunit paano? Marami sila. Ang magagawa ko lang ay ang isumpa ko siya sa isip ko. Mr. Soliman, sa ikalawang pagkakataon ay halos magulantang ako nang pumaibabaw ang tunog ng putok ng baril at matumba ang matanda. Ngunit ang nagpahinto ng paggalaw ng paligid ko ay ang pinakawalan nitong angalan. Diretso akong napatitig sa matangkad na lalaking nakatayo na tinawag ni Mr. Soliman. Parang gusto ko siyang sugurin, kunin ang baril na hawak niya at pagbabarilin siya. Mga sakim. Bahagya siyang napaharap sa gabuy ko at mas lalo akong pinanghinaan na makitang kalahating bahagi at kurba ng kanyang mukha. Na noong mga oras na iyon, sa kwartong iyon kung saan ko siya pinagmasdan habang natutulog siya, ay hinahangaan ko pa. Halos mangulap ng mga mata ko at namalayan ko na lang na tuloy-tuloy ang pagdausdos ng aking luha sa mga mata. Hindi ako makapaniwala. Natauhan na lamang ako nang tumunog ang hinahawakan kong aparato. At dahil doon, inapagawi silang lahat sa akin. Nanlaki na lamang ang kanyang mga mata na magtamang mga paningin namin. Sa paraan ng pagagulat niyang iyon, itila nakilala niya ako at hindi siya makapaniwala na nandoon ako. Kahit na nakalubog pa mula sa revelasyon ay sinikap kong gumalaw at kaagad akong tumakbo papalayo. Hulihin niyo! Rinig ko pang utos niya sa mga tao niya bago kulisanin ang gusali. Tumakbo ako patungo sa malawak na lote na puno na nagsisitaas sa mga talahib bago ko sinagot ang tawag. Sandra, napatawag ka. Nasaan ka na ngayon? Nakauwi ka na ba? Walang prenong tanong ni Sheila sa kabilang linya. Sheila, tulong! Hapong-hapo kong pag-iyak. Teka Sandra, are you alright? Nasaan ka? Bakit ganyan ang boses mo? Tulungan mo ako! May mga humahabol sa akin ng mga masasamang tao! Halos nauutal ako at hindi ko rin maiwasan ang madapa sa mga talahib dahil sa katiting ko sa aking likod kung sumusunod pa rin ba sila. Naroroon pa sila. Hinahabol ako. Sandra, nasaan ka? Halos pasigaw ng tanong ni Sheila. Sandra, sumagot ka! Buksan mo ang GPS mo! Sumisigaw na siya sa kabilang linya. Hindi ko magawang kalikutin ang cellphone dahil sa panginginig ng mga kamay ko at mas lalo akong nawala ng pag-asa na mawala ng baterya ang aking cellphone. Bakit ngayon pa? Punong-puno na ng luhang mga mata ko at parang ilog na sa pag-agos. Halos wala na rin akong maaninag na daan. Hindi ko na alam kung saan ako nagsusuot. Diyos ko po, tulungan niyo po ako at ang anak ko. Bilisan niyo, hanapin niyo. Huwag niyo nga hayaang makatakas. Rinig kong sigaw ng isang lalaki. Maya-maya lamang ay biglang nang dilim ang paningin ko. At ang sumunod na nangyari ay tuluyan na akong natumba. Bumusin ang isang puting kotse sa tapat ng two-story modern exterior house at kaagad din siyang pinagbuksan ng mga katulong nang maiparada ang sasakyan sa loob ng garahe at pagkapatay ng makina ay bumabang isang matangkad na lalaki na nakaitim, pinarisan ng puting long-sleeve polo. Naka-insert ang polo niya sa kanyang pants. Sabado ngayon, ngunit pumasok siya sa kanyang trabaho. He is an obigay ni doctor with his own office and center, or let's just call him a private obigay ni doctor. He goes to a public hospital only when requested. Nung makapagtapos ng kolehiyo sa edad na 21 ay nag-take agad siya ng board exam for his specialization at agad ding pinalad. Dahil nakapasa siya at nakapagtrabaho sa isang malaking public hospital sa Manila sa loob ng 3 taon,
at pagkatapos ay gumawa ng sarili niyang center. Lahat ng iyon ay bunga ng sarili niyang pagsisikap. At the age of 26, he's already financially stable and no worries at all dahil binigyan niya ng bahay at magandang buhay ang kanyang mommy. Sa ibang salita ay commitment na lang ang kulang. But unfortunately, wala pa siyang napupuso ang babae. Good evening, Sir Ramses. Salubong sa kanya ng isa nilang katulong, inaabot niya ang bitbit na bagat agad din naman itong tinanggap dahil ito naman talaga ang pake ng katulong na tulungan ang kanyang amo na dalhin ang gamit nito sa kanyang kwarto. Tumango siya rito bilang tugon. Si Mami? Tanong niya. Nasa garden po, Sir. Kausap po si Sir Segundo. Napahinto siya at napatingin sa kanilang katulong dahil sa naging sagot nito. He's here? Opo, Sir. Sagot ng katulong kahit na hindi tanong ang paraan ng kanyang pagsabi. Sige man ng salamat. Sige po, Sir. Tumungo siya sa garden at doon inakita nga niya ang kanyang mami. Kausap ang taong iyon. Naabutan pa niyang dalawa na nagtatawanan. Marahil ay magandang pinag-uusapan ng mga ito. Oh, son, here you are. Come here. Masayang pag-imbita sa kanya ng kanyang mommy. At dahil doon ay humarap sa kanyang kausap nito. Ngumiti sa kanyang matandang lalaki na nagngangalang Segundo. Ma'am? Lumapit siya at niyakap at hinalikan sa pisngi ang ina. How's your day? Nakangiting tanong sa kanya ng kanyang mommy. Just a bit tired. Maiksing sagot niya. It's weekend. Do you still have a job? Shouldn't you be resting on this like this? Biglang tanong ng lalaki sa kanya. It's just a waste of time if I take a break. He just answered. Oo nga naman, lalo na kung kakarampot lang ang kita mo sa mga ganyan. Idagdag mo pa mga pasyenteng nagmamakaawa dahil wala silang pangtusto sa mga bayarin. Iiling-iling ng matanda. Dahil doon ay biglang kumulo ang kanyang dugo. Knowing that the old man underestimating his profession and job. Palibhasa pera ang tinitingnan nito, hindi ang serbisyong nag-ibibigay sa tao. Ma'am, let me excuse. I have something to do. May paggalang na pamamaalam niya sa kanyang ina. Aalis siya at hanggat nakakapagtimpi pa siya. But anak, minsan lang ang daddy mo rito. Could you allow us to be together for a few minutes? Couldn't you? Ipagpabukas mo na lang yung gagawin mo. Please. Pakiusap ng kanyang ina. Napatingin siya sa kanyang ina bago sa matandang lalaki. Wala siyang nagawa kundi ang tumango na lang na ikinatuwa naman ng kanyang ina. Umupo siya sa tabi ng ina. Kung hindi lang dahil sa kanyang ina ay hindi siya masisikmura makasamang isang matandang lalaking ito sa isang lugar, kahit isang segundo lang. Nakikinig lamang siya sa kwentuhan ng dalawa. Pinapanood na lamang niya ang kanyang ina kung gano'n ito kasaya na kasama ang lalaki. Instead of feeling happy too, he became even more bitter seeing it. Are you happy with your job? Napatingala siya nang biglang malihis ang pag-uusap ng dalawa at nasa kanya ng atensyon ng mga ito. His mother smiled at him. Tumingin siya sa nagtanong. Yes, I'm satisfied with my job. He endedly answered. You don't feel awkwardness every time you see a private part of a woman and child coming out there? Isn't that look embarrassing especially when you're a man? Ikaw ba namang lalaki makakita ng private part na maraming babaeng nanganganak? The old man jokingly stated, pagaksiyang natawa dahil sa mga sinabi nito. I'm not. In fact, I'm glad to see a newborn baby and to know that I'm one of those people who welcome them in our world. Masaya ako nagagawa kong responsibilidad ko. Hindi katulad ng iba na basta pinasok lang at pinutok pagkatapos itatakasan, right? He responded agad na kumupas ang ngiti sa mga labi ng matandang lalaki
dahil sa isinagot niya at marahas itong tumayo at dinuro siya. "You, the old man." "Me? What?" he retorted. "May nasabi ba akong masama?" he added. "Anak," pagsaway sa kanya ng kanyang ina. Halos hindi siya makapaniwalang tumingin sa kanyang ina. Ngayon pagkatapos ng lahat ay itong matandang lalaki pang kakampihan ng ina niya. "Let me excuse." Iyon na lamang ang sinabi niya at umalis. Tinawag siya ng kanyang ina pero hindi niya ito nilingon. "Manang?" pagtawag niya sa katulong. "Sir, open the gate." "Yes, sir." Tumakbo agad ang katulong sa labas para buksan ang gate. Pagkapasok niya sa sakyan ay halos mapamura na lang siya at pinaghahampas ang manibela. Kaagad din niyang binuksan ang engine ng sasakyan at minaniobra. How could infer with his life at his work? He didn't even contribute to his life. Basta na lang ito pumasok sa buhay nila nang malamang lalaki ang naging anak nito sa babae niya, which is ang ina niya. Palibhasa, halos babaeng anak nito sa totoong asawa na hindi nito mapakinabangan sa business world. Poor children, judged by their own father. Ang nasa isip niya na bigla siyang mapapreno sa gulat ay dahil may babaeng lumabas sa malagong talahiban. Kahit inaago na ng dilim ang liwanag, inaanigan niya ito sa tulong na rin ng liwanag na nanggagaling sa kanyang sasakyan. Pinagmasdan niya lamang ito kung tao ba ito o ano, dahil kahit kailan naman ay wala pa naman siyang nakikitang multo. Kitang-kita niya ang ginawang pagsusumikap ng babae na makatayo at sa pagtumba nito ay bigla na lang siyang nabahala at agad lumabas ang sasakyan para daluhan ito. "Miss, are you okay?" tanong niya habang tinutulungan ang babaeng tumayo. Ang katawan nito ay parang lantang gulay, nangihina na para bang nauubusan na ng lakas. "Tulong!" ang naging usal ng babae bago ito natuluyang nawala ng malay sa kanyang bisig. "Daddy?" wika ko nang lumitaw si Daddy sa harapan ko. "Daddy?" muling pagtawag ko, ngunit wala siyang kibo at mukhang balisa. "Sandra, baby?" Napatingin ako kay Mami na ngayon ay naglalakad papalapit sa amin, bit-bit ang malungkot na ngiti. "Mami," nungungulap kong usal, kaagad kong dinaluhan si Mami at niyakap. Gumanti naman siya sa mga yakap ko at hinagod ang aking buhok. "How I miss her." "Baby, please take good care of yourself." She spoke calmly and full of concern. Tumango-tango ako. "I will, Mom." Nagulat ako na maglaho si Mami sa yakap ko. Gayon din si Daddy mula sa kanina kinatatayuan niya. Biglang dumilim ang paligid. I couldn't see anymore because darkness corrupted my sight. "Remember this, Sandra. We love you. No matter what happened, please don't stay away from your nanny. Sumama ka sa kanya at magpakalayo-layo kayo. Ingatan mo ang sarili mo lalo na sa mga Soliman." Dad's voice covered the whole dark place. "Daddy? Daddy!" My heart was almost in pain as I cried. Memory stabbed me at much to suffer this kind of pain. "Baby, please stay alive." I heard Mommy's voice echoing all around. "Mommy? Mommy!" Sigaw ko. Halos kapusin na rin ako sa paghinga sa sobrang sakit. Napaluhod ako at napahawak sa aking dibdib. "Halimaw ka! Wala kang awa!" Mom shouted. "Mommy, patawad. Wala man lang akong nagawa." I know Mommy was scared that time. I see her tears. I witness how painful she feels. "Ako na lang ang patayin mo. Kunin mo na rin ang mga kayamanan ko. Basta huwag mo lang saktan ang pamilya ko." I heard another voice. He was scared and hopeless. "Mr. Soliman!" Until gunshots erupted all around and followed by laughters,
mga tawang tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. I gasped for some air, catching my breath as I sat up. Suddenly, someone came up to me, and I immediately hugged him and cried to his shoulders. Hey, it's okay. Everything will be okay. He curses my back while calming me down. Mommy, Daddy, I'm sorry. I made a mistake. I'm so sorry. Hindi ko alam. Pagtangis ko. Shh, calm down. Whatever, it's your parents can still forgive you. Hinagod-hagod niya ang likod ko na ikinagaan ng aking pakiramdam. Malaking tulong iyon dahil napakalma niya ako mula sa pag-iyak. Ngayon lamang ako nakaramdam ng kapanatagan dahil sa mainit niyang yakap. Pakiramdam ko'y ligtas ako. Nanatili pa rin ako sa mga bisig niya. Nakayakap hanggang sa matauhan na lang ako at kaagad akong kumawala. Nanlaki na lamang ang mga mata ko sa gulat dahil hindi ko pala kilala ang taong ito. Bahagya din siyang nagulat at maya-maya ay parehong nakaramdam ng pagkaasiwa. I'm sorry. Halos magkasabay naming paghingi ng paumanhin. No, I should be the one to apologize. I shouldn't have taken advantage of touching you. Dahil doon, ibigla na lang akong nahiya. Ako ang dapat na humingi ng tawad. No, ako ang dapat humingi ng tawad. Masyado ko nadala sa emosyon ko. Padalos-dalos din ang naging aksyon ko. Pagkontra ko sa sinabi niya. I understand, Anya. Ano palang ginagawa mo sa talahiban? Dahil sa tanong niya ay minaalala ko. Pwede ko bang mahiram ang cellphone mo? Ah, sure. At ibinigay niya sa akin ang kanyang cellphone. Pagkabigay niya ay kaagad akong pumunta sa gilid at tinipa ang detalyeng natatandaan ko. The Soliman Corporation is known for the manufacture and source of effective and quality cosmetics and skincare solution and remedies throughout the Philippines and even abroad. Since the death of Unyo Samson Fonteverde, Isan has continued to manage the company. Like his father, is also a gumpus in the field of entrepreneurship. Ramses Soliman is one of the youngest CEO, but despite his young age, he is considered to the most spotted in the industry because of his power to command and gifted for having competitive intelligence. At marami pa akong nabasa. Doon ko nakumpirma ko ang mga dapat kong malaman at mas lalong pinatunayan nito ang mga larawang ibinigay sa akin. Karamihan ng kuha sa batang Soliman. Kung hindi nakatalikod, inakatanaw sa gilid. Pero nakita ko ang mukha niya ay alam kong siya nga ito. Nagsisisi ako kung bakit ngayon ko lang ito ginawa. Ang alamin ang tungkol sa mga Fonteverde. Natatakot kasi ako noon na makilala sila. Mas mabuting hindi ko sila kilala dahil nababawasan ang magkahalong takot at galit sa aking puso. May bahagya sa puso ko na natutuwa dahil sa nalamang wala na ang matandang Soliman. Pero hindi pa rin mawala-wala ang pagkamuhi ko sa kanilang lahi. Sariwang-sariwa pa rin ang sakit sa puso ko dahil sa ginawa nila sa pamilya ko. At ngayon binigyan pa nila ako ng dahilan. Hindi ko mapigilang mapahawak sa puson ko. Ingatan mong sarili mo, lalo na sa mga Soliman. My father's last word reminds me of what I should do. Napatingin ako sa lalaking kasama ko ngayon na nakatitig sa akin at naghihintay na magsalita ako. Please take me home. Iyon na lamang ang mga katagang lumabas sa aking bibig. Pagkarating sa apartment, ay inisa-isa kong kinuha mga importanteng gamit at papel na may posibilidad na mapagkunan nila ng impormasyon ng aking pagkakakilanlan kung sakaling matuntun nila ako. Alam ko ang mga galaw ng mga mayayaman, mga ganid sa kapangyarihan at kwarta. Alam kong pahahanapin nila ako dahil may alam ako. Lalo pa ako ang pag-uusapan mo'y ang mga Soliman. Kumuha na rin ako ng ilang mga damit. Nagawa ko pang wasakin ang alkansya ko na naglalaman ng mga perang inipon ko. Baka kailangan mo ng tulong?
Napatingin ako sa pinto kung saan nakatayo ang lalaking tumulong sa akin na hindi ko pa alam kung ano ang pangalan. Nag-alok siya ng tulong kung anong kanyang maitutulong sa akin, lalo na nang maikwento ko sa kanyang nasaksihan ko at ang nagawa kong pagtakas. Nagsuhestyon siya na sabihin ko raw sa pulisya, ngunit natatakot ako na baka kung ayun mabaligtad. Knowing Fonteverde, may posibilidad iyon. Hindi ko naman maisasalang-alang ang buhay ko at ang magiging anak ko sa pagbabaka sakali. Yes, kahit isang suliman itong dinadala ko ay dapat ko pa rin siyang ingatan. Hindi ko naman kasalanan ng bata kung bakit siya nabuo. May tuturing nang himala ang nangyari sa akin sa talahiban dahil hanggang ngayon ay buhay pa kami ng anak ko. Kahit na mapanganib ay handa niya pa rin akong tulungan at baka raw cargo de consensya pa niya kapag nalamang napahamak pala ako. Mukha naman siyang mabait at mapagkakatiwalaan kaya hindi na ako nagdalawang isip pa. Ikaw ba namang makakilala na mala modern prince ang dating at mukhang anghel? At kitang-kita ko naman sa mga mata niya ang sincere niya sa pagtulong sa akin. Tipid akong ngumiti. Wag na. Sobra na ang tulong na ginawa mo. Tumango na lamang siya at tumingin sa labas ng pinto. Maya-maya ay bigla niyang binagsak pasara ang pinto at nagkukumahog na tumakbo patungo sa akin. Bakit? Pagtataka ko. May ibang daanan ba rito palabas? Tanong din niya. Oo, sa balkonahe patungo sa fire exit pababa. Sagot ko naman. Tara! Hinablot niya ang kamay ko at kinuha ang bag na kasasara ko pa lamang ang zipper. Pagdakay ko malabog na malakas ang pinto ng apartment ko na tila may pwersa na galing sa labas na gustong sirain ito. Sino yun? Nagawa ko pang magtanong. Hindi ko alam. Pero ibang pakiramdam ko, halos na kaming black suit sila. Dahil sa sinabi niya ay umakyat ang dugo ko sa ulo at mabilis na pakabog ng aking puso at kumaripas ng takbo. Tara dito! Pagmamadali ko, kaagad kaming tumakbo patungong balkonahe na magkadugtong sa bawat kwarto at umikot pa kami para makarating sa bakal na hagdanan sa likod. Pababa. Hawak-hawak ko ang puson ko habang pababa. Todo ang ginawa kong pagdarasal at pagbulong sa anak ko na kumapit na mahigpit kay mommy. Kailangan ko siyang ingatan. Nasa harap ng building ang sasakyan ng kasama ko, kung kaya't kailangan naming tumungo roon. Pagkarating sa baba ay sumilip kami mula sa gilid ng building kung saan kami nagtago. Mula rito ay kitang-kita namin ang dalawang sasakyang itim at may dalawang nakamain black ang nakatayo sa labas. Noong makita naming may dalawa pang lalaki ang nakaitim na may kausap sa cellphone, ang pagtungo sa gawin namin ay kagat kong kinabahan. Hinablot ng kasama ko ang kamay ko para sana tumakbo ulit. Ngunit tagaalinlangan akong tumakbo muli dahil sa batang dinadala ko sa aking sinapupunan. Kaya hinablot ko na lamang ang kwalyo ng kanyang damit at hinila palapit sa akin at pinulupot ko mga kamay ko sa kanyang leeg. Nang wala ng mga lalaki, ipinakawalan ko na ang kasama ko mula sa aking pagkakagapos. Sandali kami nagkatitigan at doon inakaramdam ako ng pagkaasiwa. Kahit na mga pisngi lang naman namin ang nagdikit kanina, ay ramdam kong pamumulan ng mga pisngi ko. Ipinagdarasal kong hindi niya ito mapapansin dahil nakakahiya. Siya nang unang bumawi ng tingin at pagkatapos ay pinulupot sa ulo ko ang tabing na rolyo sa leeg ko. Nilagay niya ang ulo ko sa harap ng kanyang dibdib at tinakpan ng kanyang braso. Niyakap niya ako nang lumakad kami patungo sa kanyang sasakyan. Nang matagumpay kaming makapasok sa kotse na walang sino mang naghinala, ay kaagad niyang pinaandar ito. Hindi kalayuan sa bahay ni na Sheila ay pinahinto ko sa kasama ko nagmamaniobra ang sasakyan. Lalo na namakita ang sasakyang pangpulisya sa harap nito. Lumabas ng bahay si Sheila kasama mga lalaki na kayuniforme na pang-otoridad. Umiiyak siya habang kinakausap sila
Hindi ko alam kung anong sinasabi o tinatanong ng mga ito sa kanya. Pero baka sa mukha ni Sheila na mukhang nakatanggap siya ng masamang balita. Sa sobrang takot at hindi alam ang gagawin, inapaluhan na lang din ako. Bahagya ko pang hinaplos ang puson ko. Ngayon lamang ako nakaramdam ng matinding takot sa kalagayan ko. Mas tama nga sigurong hayaan ko na lamang sa mga isip ng mga kakilala ko na tuluyan na akong mapahamak. What are you planning to do now? Napaharap ako sa tabi ko na puno ng bahid ng luha sa mga mata. Napailing ako. Mas lalo akong naging emosyonal. Please help me. Ang naiusal ko na lamang. Wala na akong ibang mapupuntahan at hindi ko na alam kung ano gagawin ko. Dagdag ko pa. Nilakasan ko na lamang ang loob ko para sa anak ko. Ilayo mo lang ako rito. Iyon lang naman. Iyon lang, pakiusap. Halos masira na ang boses ko habang sinasabi iyon. Nakikita ko namang nababahag siya sa akin. Oo. Gagawin kong kaawa-awang sarili ko mailigtas lang kami ng anak ko. Napatingin ako sa kamay ko na nakapatong sa aking binti nang hawakan niya ito. No worries. I will take good care of you and your child. Nagulat pa ako sa sinabi niyang iyon. Itatanong ko pa sana kung paano niya nalaman na buntis ako. Pero dahil siya nakakita sa akin at tumulong ay nanatili lang akong tahimik. Sa kabilang banda, ibigla akong nabuhayan ng loob. Pagkatapos na pagkatapos ay kumuha siya ng tiket naming dalawa sa mga oras na iyon, papuntang France. Bago kami umakyat ng eroplano, ay may nakasagutan pa siya sa kanyang cellphone. Kahit hindi niya ipakita sa akin, inababakas ito sa kanyang mukha. Paanong trabaho mo? Ang mga may iwan mo rito sa Pilipinas kung sasama ka sa akin? Sunod-sunod na mga tanong ko sa kanya habang papaakyat ng eroplano. Ngayon kilala ko na siya. He is Dr. Ramses Drew Arevalo, an OB-GYN doctor. Ngayon inaunawaan ko na kung bakit nalaman niyang buntis ako. Bahagya siyang ngumiti. Don't worry. I'm not that important to them. And I know there are many opportunities in France. I'm sure I can find a job right away. He jolly said. Ngumiti na lamang ako nang balingan niya ako. I know. He has his own problems. But he would rather help others. He had just met them to solve his own problems first. He is too kind. I have to thank God because he gave me this man. Pagkarating namin sa Paris, ay naagupuhan kami ng dalawang kwartong natitirahan. Isa ang sa kanya at isa naman sa akin. Sa una ay nahirapan pa ako mag-adjust sa bagong paligid. Ngunit habang tumatagal ay nasasanay na ako. Hindi ako pinabayaan ni Drew sa buong pagbubuntis ko sa aking anak. Lalo na na malaman naming kambal palang magiging anak ko. Sinuportahan niya kami kahit na ilang beses ko siyang sinabihan na intindihin ng kanyang sarili at huwag kami dahil hindi naman niya kami responsibilidad. Ngunit palagi siyang nagkukusang loob. Hindi niya ako pinagtatrabaho dahil maselan daw ang pagbubuntis ko. Kaya ang pagiging healthcare assistant niya sa isang private hospital ang tumutusto sa nangangailangan namin araw-araw. Knowing Drew, he is an unregistered licensed doctor in the Philippines, but lowered his pride just to be an assistant here in France. In the Philippines, his life was good, but because of me, he was touched by my suffering. Mabait si Drew, kaya hindi ko alam kung anong ginagawa ko maganda sa ibinigay niya sa amin ng may kapal. Naging matali ko na siyang kaibigan. Hindi rin siya nagpapakita ng ibang intensyon. He always be a gentleman. Siya palagi ang kasalo ko sa tuwing nahihirapan, nalulungkot, natatakot, nasasaktan at nasisiyahan ako. Alam na niya ang lahat ng tungkol sa akin. Maging ang walang kwenta ng ama ng mga anak ko ay kilala niya na. Naikwento ko na rin ang nangyari sa mga magulang ko, ang pamilyang konektado sa pagpatay sa kanila at sa tungkol sa mga nasaksihan ko. Nakakatawa nga,
Dahil kung sino pang taong iniiwasan ko, siya pa nagbigay sa akin ng di inaasahang grasya ang kambal. Nasira man ang pangarap ko, hindi naman masamang naging resulta. I'll do the dishes. Go to your room and take a rest, he said, and took the wash plate in my hand. No, you should go to your room and take a rest. I can manage this. Mga plato lang naman to, at hindi ako mapapano dito, I insisted. Alam kong pagod na siya dahil galing pa siya sa trabaho. Are you sure? He asked. I gave him an assurance smile. Okay. Just call me on the phone or knock on my door if you need something. Tumango na lang ako. Lumabas na nga siya sa pinto ng apartment ko. Dahil sa kabilang apartment siya, tumutuloy. Habang naghuhugas ng plato, ay biglang humilab ang tiyan ko. Malaki na ito ngayon dahil kabuwanan ko na. Hindi ko yun pinansin at baka mga paalang ayon ng mga anak ko makukulit sa loob. Pero habang tumatagal ay mas lalong sumasakit hanggang sa napahawak na lang ako sa tiyan ko at napaupo. Sobrang sakit. Nagulat na lang ako na may tubig na umagos. Sandra, I forgot my... Tumakbo patungo sa akin si Drew nang makita ang sitwasyon ko at kaagad akong binuhat. Sumisigaw na ako sa sobrang sakit na maging pangalan ni Drew ay sinisigaw ko na. Nanginginig na siya sa sobrang pagkataranta na kahit ang pagpasok ng susi sa susian ng sasakyan inahihirapan siya. Parang natatae ako na hindi ko alam na gusto ko na halos himatayin sa sobrang sakit. Pagkarating sa hospital, ikaagad niyang pinarada ang sasakyan at lumabas. Tumakbo siya patungo sa kabila kung nasaan ako at agad na binuhat pabukas niya ang pinto. Tumakbo siya papasok sa loob ng hospital at kaagad din kaming sinalubong ng stretcher ng mga tauhan sa hospital. With just a little push, the head of the second child would appear. Dahil sa sinabi ng babaeng doktor, ay ibinigay ko na ang lahat ng lakas ko. I scream as my voice almost break. Hanggang sa iyak na ng bata ay pumaibabaw sa buong pandinig ko. Halos napangiti ang lahat at maging ako ay sobrang nagagalak bago tuloy ang lamunin ng antok sa sobrang pagod. Kanina pa siya pabalik-balik sa labas ng delivery room. Hindi niya alam ang mararamdaman sa kaalamang ang kaibigan niyang babae naghihirap sa loob ng delivery room. May bahagi sa kanyang natutuwa at may bahagi rin sa sobrang kinakabahan. Hindi na siya makapaghintay pa na makita ang mga ito. Gusto niyang siyang magpaanak kay Sandra, ngunit magkaibang patakaran dito sa ibang bansa kaysa sa Pilipinas. Kulang ang edukasyong nakuha niya at hindi pa niya natapos ang masteral sa Pilipinas. Kaya nga bilang assistant na lamang ang napasukan niyang trabaho pagkarating dito. Napahinto na lang siya sa kanyang ginagawa nang bumukas ang pinto ng delivery room at bumungad sa kanyang nakangiting doktora. House, hindi pa niya natapos ang dapat sabihin ay agad siyang kinamayan nito. Congratulations, your twins are healthy and your wife is in good condition. She only fell asleep because she was too tired to deliver the babies. Gusto niyang suwatan ang doktora sa sinabi nitong Yor, pero hindi niya rin maitanggi dahil may bahagi sa kanya na gustong gusto rin ito. Kumaari lang. Nililigpit ko ng mga gamit namin dahil lalabas na kami ng hospital kasama ang mga kambal. Bumaba lang si Drew para bayaran ang hospital bills namin. Naudlot na lamang ang ginagawa ko nang biglang umiyak ang isa sa kambal. Kaagad akong tumungo sa dalawa. Why is our older brother crying? Pagbuhat ko kay Harold, tiningnan ko ang kambal niya na mahimbing na natutulog. She's beautiful. Nang lumakas ang pag-iyak ni Harold, ay inilabas ko na lang siya sa silid namin para hindi niya mabulabog ang kanyang kakambal. Pumunta kami sa dulo ng hallway sa kaliwang bahagi ng building kung saan makikita ang harapang bahagi ng gusali dahil sa salamin ang haligi nito. Tumahan na lang bigla si Harold. Ito palang gusto ng kuya namin, ang buhatin ni Mami't ipasyal.
Napailing na lang ako sa kaalamang iyon at hindi napigilang matawa. Nagulat na lang ako nang biglang tumunog ang fire alarm at magsihiyawan ang mga tao palabas sa kani-kanilang kwarto. Dahil sa kinaroroonan ko ang exactly maraming taong tumakbo papunta sa bahagi namin. "What's happening?" I asked the woman approaching us. "There was a fire in a room at the end of the hallway from the back of the building. You should run too, while the fire is not yet growing and spreading." Tila nabuhusan ako ng malamig na tubig na puno ng yelo dahil sa kanyang sinabi. She even grabbed my hand to help me get out of there, but I couldn't move where I got stood. Ang kwarto namin ay sa ikatlong kwarto na nasa dulo ng hallway mula sa likod. "Come on!" Nang hindi ako gumalaw, ay hinayaan na lamang niya akong tumakbo. Hindi ko kaagad napansin ang taong papalapit sa amin na hindi tumitingin sa kanyang harapan. Sa gulat ay hindi ko na rin alam ang gagawin ko, kung iiwas ako o hindi. Nang biglang may humablot sa amin at inilayo kami rito. "Drew?" Usal ko. "Si Hera." Tuloy-tuloy na pag-agos ng luha ko. Bumaba ang tingin niya sa sanggol na dala ko at nang malamang si Harold lang ang hawak ko, ay kaagad siyang bumaling sa hallway patungo sa kwarto kung saan naroroon ang isa pang kambal. Hindi pa ganun kakapal ang usok na nanggagaling dito. "Drew, my daughter! Please let's save her!" Pagtangis ko, umiiyak na rin si Harold at hindi ko na siya matahan pa. "Tumakbo ka na palabas, ako nang bahala sa kanya." Pag-uutos niya, umiling-iling ako. "Gusto kong sumama." "Hindi ka pwedeng sumama, mapapahamak lamang tayo. Ako nang bahala kay Hera." Pagpukaw niya, "Please save her." Buong pagsusumamo kong pakiusap, "Yes, I will." Tumango ako. Ngunit nang pareho kaming bumaling papuntang exit, ay may mga lalaking nakaitim na naglalakad patungo sa kinaroroonan namin. Ngunit hindi nila kami napansin at nakatuon lang ang kanilang atensyon sa daan na tinataha kung saan marami silang nakasalubong na tao. Nanlaki na lamang ang mga mata ko na makilala ang dalawa sa kanila. Sila yung lalaking kasama ng batang Fonteverde nang pinatay nilang kawawang mama sa abandonadong gusali. Kaagad akong hinila ni Drew palapit sa kanya at tumakbo kami sa kabilang hallway kung saan patungo sa kabilang bahagi ng hospital building, palayo sa hallway kung saan si Hera naroroon. Kahit may iniinda pa sa bahaging ibaba, isinikap ko pa rin tumakbo ng maayos. Nakita ko sila sa nurse station kanina. Nagulat na lang ako nang tanongin nila ang room number ko, kaya nagbadali akong tumakbo rito. Sandra, kilala ka nila. Mas lalo akong binalot ang takot dahil sa sinabi ni Drew. Hanggang ngayon ay nahanap pa rin nila ako. "Ibababa ko muna kayo ni Harold bago ko puntahan si Hera." Huminto ako at humarap kay Drew. Napailing-iling ako. "Drew, pakiusap. Ako nang bahala sa sarili ko at kay Harold. Puntahan mo na si Hera." Mahigpit kong hinawakan ang braso niya. Tiningnan niya ito bago nagtamang paningin namin. "Sisikapin kong iligtas si Hera. Pakiusap din, bumaba na kayo." Tumango-tango ako habang ang mga mata ay tuloy-tuloy pa rin sa pag-agos ng luha. Nanlalabo na rin ang paningin ko dulot ng mga luha. "Go!" Pagtulak niya at tumakbo naman agad ako. Doon bumaling ako ay wala rin siya sa kaninang kinatatayuan namin. Kaya nagpatuloy ako sa pagtakbo papalabas ng building. Halos na sa ibaba na ng gusali ang lahat at minare-rescue na rin ng mga taong naiwan sa loob ang mga rescuer. Ngunit ang kinababahala ko'y wala pa rin si Drew. Kitang-kita sa ibaba ang mabilis na pagkalat ng apoy sa ikalamang palapag ng hospital building kahit inaapulahan na ito ng mga bombero. Halos hindi ko na alam ang gagawin ko. Tinitingnan ko na lamang si Harold na ngayon ay mahimbing nang natutulog para patahanin at palakasin ang sarili ko. "Sana maligtas ng tito mong kakambal mo, anak." Taimtim kong dalangin habang walang tahan sa pag-iyak.
Maya-maya ay nakita kong isang rescuer na inaalalayan si Drew palabas. Tila binunutan ako ng tingit na makita siya. Ngunit kaagad din itong napilitan nang siya lamang ang inaalalayan at walang bitmit na sanggol sa mga bisig. Bigla na lang nagunaw ang pag-asa ko at kaagad dinaluhan si Drew. Drew? Kaad din siyang binitawan ng rescuer nang lumapit ako. Nakayuko lamang siya at tila pinigilan ang sariling tumingin sa akin. Nasaan si Hera? Tumining-tingin pa ako sa likod niya. Nagbabaka sakali na baka may nag-rescue din sa anak ko. Ngunit nang wala ay muli akong hinarap si Drew. Balisang-balisang anyo niya, kaya hindi ko napigilang mapaisip ng kung ano-ano. Drew, please tell me! Nasaan si Hera? Hindi ko na napigilang sumigaw. At dahil doon, inagulat at umiyak na rin si Harold. Napansin ko na lamang ang luha na dumaloy sa kanyang pisngi. At maya-maya ay napailing siya. I'm sorry. Malaki ng apoy bago ako matuloy papunta dun. Sa sinabi niya ay mas lalo lang akong pinaghinaan. Kaagad niya naman akong nasalo, tinulungan tumayo ng tuwid at niyakap. Hindi to pwede! Hera! Tila pinagsakluban ako ng langit at lupa at nananikip na rin ang dibdib ko sa sobrang sakit na nararamdaman. Matagal akong napatahan sa pag-iyak at nawalan ng imik. Tila natulala na lang sa mga nangyari. Maya-maya ay muli naman akong napahikbi. Hindi ko kaya. Hindi ko na kaya mawalan na naman ng isang parte sa buhay ko. Lalo akong namuhi sa mga Fonteverde. Kung hindi dumating ang mga lalaking yun, ay naligtas sa sanang anak ko. Sinagad na nilang pasensya ko. Hindi ko siya mapapatawad dahil dito. Napatingin na lang ako sa karamihan na nasa state of shock kagaya ko dahil sa nangyari at sa hindi inaasahan na paggawi ng paningin ko sa lalaking nakatayo sa dulo na may hawak na sanggol. Tila nabuhayin ako na makitang pamilyar na kulay rosas na telang nakabalot sa sanggol na bit-bit niya. Nagtaka si Drew nang ibigay ko sa kanya si Harold at tumayo. Hindi napansin ng lalaki ang paglapit ko sa kanya dahil abala siya sa kausap sa kanyang cellphone. Yes, boss. Pagkapasok namin doon ay minakabulagta ng babae sa loob at duguan. May umaiyak din na sanggol. Kinuha na lamang namin ang sanggol at hinaya ng babae. Mataman akong nakinig sa pag-uusap nila. Hindi ko man marinig ang nasa kabilang linya, ay malinaw pa rin sa akin ang nagagawa nilang pag-uusap. Yes, boss. I assure you that this is the daughter of Sandaviray because of the last name placed on the child's name tag. Napahawak lang ako sa aking bibig nang marinig iyon. Napaluha na lang ako sa sobrang tuwa. Tila nabuhayan na ako ng loob. Ngunit kaagad din iyong napalitan nang marinig ang pangalang binigkas ng lalaki. We will, Mr. Solomon. Kaagad ako nagtago sa likod ng sasakyan, malapit sa kinaroroonan namin ng ibaba niyang kanyang cellphone at tumingin sa paligid. At dito na po nagtatapos ang part 2 ng ating kwento. Ano kaya ang mangyayari sa tagpong ating iniwan? Saan dadalhin ang anak niyang babae? Ano ang gagawin niya? Yan po ang ating aalamin sa susunod na kabanata. Maraming salamat po.